yung mga makikita natin yan, mga buhangin at yung mga tulpan. Yun, paulit-ulit na lang yung mga cottage na kanyang pinipison. Para pag once na pagtambak or pagkalagay po ng asfalto, hindi po ating tawagin natin yung ampo sa loob po mga cottage, so walang laman po yung sa ilalim. So yun mga cottage, so ay oh. So yun mga cottage, so may bilang mato dito. So yun, oh, from Relay Company. What's up mga cottage, magandang hapon po sa ating lahat. Yun, panibagong araw, panibagong vlog po mga cottage. So andito tayo ngayon sa itong Isla Verde segment. So yung makikita ninyo mga cottage doon po sa package 29. So andito tayo ngayon sa Isla Verde mini forest mga cottage dito banda. At itong yan. So itong area na to, ito po yung ikapangalawang natapos na minor bridge itong dito sa Isla Verde mga cottage. Yan. Yan. So na-update na natin dyan lahat yung dito sa package 29 hanggang doon po sa package 22. Yun nga po, hindi tayo nakapunta doon sa package 54 yung dulo po, na na-update natin kahapon. Sayang. So, sunod mga cottage ay try natin. Papapanat tayo. Sa Mindabao River. So, ito mga cottage, yung punta ko talaga, doon na naman sa may major bridge, sa may magsaysay area. So, ipinakasilip ko lang sa inyo dito mga cottage na meron na pala silang inilagay na pagpintura. Yan o. Sa may minor bridge na yan. So, may makita tayo mga mangilan-ngilan na mga tao dyan. So, yan po sila. Yung mga area po yan. Dito sa mga kapatid natin mga batyo, mga cottage. Dito banda. Dito rin, yan. So, hindi pa pala ito natatapos na natambakan dito. Let's see. Dapat kasi ito mga cottage natapos na. Kasi doon po yan banda. Wala pa ito. Wala pang nailagay na itong web deflector. Ito wala, hindi pa po napaplaster or naaayos yung banda dyan mga cottage. Yun nga po ay hindi po siguro nila na chance kung gaano po kalayo yan, no? Yung pagtambak dito ng mga bato hanggang doon sa unahan. Doon kasi yan dati mga cottage, kaya kinuha nila at nilagay dito. So ngayon parang natatagalan na naman sila mga cottage, kasi yun nga po ay panibago pagtambak na naman dito banda. So yun, importante matapos, tapos makuan dyan mga maharangan mga cottage para talaga dito yan. Hindi po yan, kapag lumakas po yung alon, hindi po masisira kagad dito mga tulay na to. So yun, samahan niyo ako, punta tayo doon sa may minor bridge ito nga, Isla Verde City. So yun. So yan mga cottage, 6 times. So yan na yung pinakahuli talaga. Yun, oh. So yun na yung nakita natin dati mga cottage, yung nagsuswertisting sa maya sa dagat talaga. Yan. So
Itatry naman natin, so siguro pupuntahan natin ulit kung ano po yung update dyan sa Samal Island, Davao City, Connector Bridge po. Matagal-tagal na rin natin hindi po na-update yan. So yun, pinasilip ko lang sa inyo mga cottage. At ngayon ay babalik tayo dito sa ginagawang Davao Coastal Road. Napakalayo po doon mga cottage. Hindi makaya ng time 6 na zoom ng ating cellphone po. So yun, at minulit ko mga cottage itong cellphone natin ay nabili natin na halagang 6,500. So yung 6,500 mga cottage ay hindi talaga, yung south kasi natin ay nasa 6,000 lang. So dalawang buwan po yun na pagbablog natin, so naka 6,000 po tayo. Maraming maraming salamat para sa lahat po ng mga sumusuporta dyan. Yan. So at yung 500 mga cottage, giniram ko na lang yun. Kasi yun nga po, wala tayong masyadong mga racket ngayon. Wala tayong trabaho, ito lang po yung pinakikita natin itong pagbablog. At sana nga po ay tuloy-tuloy pa rin sa mga hindi po nag-skip ads, maraming salamat po. So ito po mga cottage, ito na po yung mukha po ng Isla Verde segment. At ito pala mga cottage, ito yung sinasabi kong kung hindi ako nagkakamali, ito po yung Bullard. Yan. Ito po yung sinasabi ni Boss Bulaw. So hindi lang po yung ginamit nila dito ay hindi kawayan, kundi yung PVC po mga cottage. So kung hindi ako nagkakamali, comment down below mga cottage kung tama po yung sinabi ko na ito po isang Bullard yung tawag. So yun. So ito na po yung mga matatanaw natin. Kunting-kunti na lang mga cottage, so kunting tambak na lang. Yan. At magpapantay na po itong ginagawang tulay na yan, itong major bridge at itong Davao Coastal Road. Di natin alam, baka mga cottage tatapusin talaga nila, lalagyan nila ng asfalto, and then dito open pa rin para po sa daanan ng mga equipments, mga sasakyan. So tabayanan na lang natin mga cottage kung ano pa yung mga posibleng mangyayari dito dito banda sa pag dugtong po ng dalawang ginagawang project na ito na major bridge at itong Davao Coastal. So yun mga anak kong matambay. So yung hanging mamihan ngayon mga kautit, so dito banda. Oh, shut up. Oh, shut down. Shut down. So yan mga cottage, dito banda makikita naman din. Yan, malapit na po tayo dito sa ginagawang major bridge na to. Makikita na rin yung mga pagbabago dito banda. So try natin dito banda mga cottage, so kasi yun nga po may daanan naman. So yun no, dito banda yan o no? Napakaganda po tingnan yan pag dito ka sa baba. Yan o. So nakakamiss mga cottage sa pag-awans na mangisda ka. So so sa totoo lang talaga mga cottage, hindi pa ako nakasabay sa ganito nga pangingisda. Yung tinatawag nilang kubkuban. Or yan, kubkuban yung tawag nito mga cottage dito sa amin.
So sa dati natin in-update, lagi tayong dyan mga kapit. So sa baba na yan. So dito naman tayo sa kabila. Yun, at last nakita na talaga natin ng malapitan. So ito talaga yung pagkaiba ng paggawa ng railings mga kapit sa kabila. Kabila kasi close yan. Ito maganda yung design, no? Nakikita naman ninyo mga kapit. Maganda yung pagka-design. So yun mga kotits, ito yung update natin na at least nakakuha tayo ng update dito banda. So yun, punta naman tayo dun sa loob mga kotits, dyan sa may ginagawang flyover karugtong nito nga dito sa may magsaysay area. Ang ganda siguro dito dumuhan mga kotits, pero wag nating subukan. So, yun. Kung tayo dadaan mga kapatid sa kapita na yun. Samahan niya ako. Let's go. So, yun o. Kunting araw na lang or ilang buwan na lang to mga kapatid ay matatapos na talaga dito banda. So, yun nga po. Malapit nang magpantay yung daanan. So dito mga kotits, ito yung mahirap kapag once na yan o, pababa kasi mga kotits. Tapos lalong-lalo na kapag may mga loaded na mga truck na puno-puno-po na mga lupa. So pakayanin pa. Pakayanin ba ito mga kotits? Masyado na kasing mataas o. Yan o. Masyado na mataas. Yan. So may nagpipiso doon mga kotits. Dito banda, hindi na po tayo makakababa po sa kabila kasi masyado na po mataas. Oh. Kaya din naman mga kotits, kaso wag na lang. Yan, oh. Di na lang natin pilitin makapunta dyan. Yan, klarong-klaro naman dito. Ngayong araw ay January 9 po. At ito po yung mga pangyayari na nakita natin. Maganda yung lupa na nakahalo mga kapits. Hindi po siya pure na yung maputik. Meron po siya mga graba or mga buhangin mga kapatids. Yan. Oh, yan oh. Parang pinaghalo nila. Yung kagandahan dito. Kapag umuulan po mga kapatids, hindi po yan masyadong madulas. Yan yung po ang mga makikita natin yan oh. Mga buhangin at yung mga lupa na yan. Yan, paulit-ulit na lang yung mga cottage na kanyang pinipiston. Para pag once na pagtambak or pag-alagay po ng asfalto, hindi po tinawag natin yung ampaw sa loob po mga cottage. No? Walang laman po yung sa ilalim. So yan mga cottage. Oh. Hoy! So yun mga kotits sige lang mata rito. So yun o, from Relay Company. Yun o, so sa Relay Company yung mga kotits. So kayang kaya pala mga kotits kahit ganito ang kababaw. Kaya kaya nga akyat yung sasakyan, yung heavy equipments na yun. Yan. So yun, nasamahan niyo ako, punta na natin doon sa loob. Let's go. So yo, what's up mga kapatids? Makikita ninyo yan, no? Yung
Pagdugdong pala sa Pier 6. Yan mga katits. Yung mga railings ay tapos na pala. Yan. So doon na mga katits, sa pagdugtong ng Pier 6 to Pier 7, yung kanilang ginagawa. At yan po ay pupuntahan naman natin sa loob. Ano yung mga makukuha nating update. So yan, at ito pala mga katits, itong bahay na yan, isa-shout out ko pala. Yan po ay opisina po ng sa May Maritime po. Yung mga kasamahan po na yung mga gumawa nito mga katits, yung sila Sir Rinanti Solarte. Si shout out ko pala si Sir Rinanti Solarte at yung kasamahan niya po na gumawa nitong opisina po ng town nito. Yung dito sa May Maritime. Yan. Yan, napakaganda talaga tingnan mga katits. Yung kauna-unahan siguro mga katits na tulay na makita natin dito sa dagat banda, dito sa Davao City. So ano po ba yung makita natin sa may dagat? Parang wala no. So ito at doon sa may Talomo. So for the first time makikita tayo ng ganitong klase ng proyekto po mga katits. So yun, samahan niyo ako sa loob. Let's go. So yun, what's up mga katits? Dito pala banda makita natin yung kanilang paggawa pala talaga ay hindi pa talaga yan malalagyan siguro dito mga katits. Kasi yun nga po, ilang araw kasi yan yung tagal. Yung parang pinapatuyo pa talaga mga cottage bago lalagyan po ng taong nito. Bago lalagyan po ng girder. So ito po siguro yung dahilan. Kaya hindi pa po nila basta may kabit ay may latag dyan yung sa taas yung mga girder po mga cottage. Yan o. So ito po yung mga makikita nating pagbabago dito. Sa araw po ng Lunes. So napakaganda. So ngayon girder tapos sa mga daanan. So yan na lang po talaga yung kanilang tatapusin. So maganda yung pagkabuhos talaga mga katit. So parang sulit na sulit talaga yung pagkapanila, yung pagkalagay po ng mga simento dyan. Napakaganda tingnan. Tatlong poste at doon sa kabila ay dalawa. So ito yung update natin dito sa dyan sa May Magsaysay area at dito sa May Salog ng Santa Ana Wharf. At itong ginagawang itong flyover po. Yan o. So dinugtong ko na lang dito mga cottage sa May Isla Verde dyan sa May Magsaysay area at dito sa loob ng Santa Ana Wharf sa isang video. Kasi yun nga po, walang masyado mga nag-ooperate dito ngayon. Time check natin ngayon, nasa last 3 na pala. Last 3 na po ng hapon. So yun. Sa next update natin, dito naman po tayo sa loob mga katis sa kabila. Sa may Pier 11 to Pier 15. Yan, at yung pagbaon po ng mga piloti doon. So titingnan natin yan sa next update natin. Yan, siguro hanggang dito na lang. At magpapalam na ako. Maraming salamat sa lahat po ng mga nakatutok, nakasubaybay sa aking pag-update dito sa ginagawang coastal road at itong flyover mga cottage. Yun, maraming salamat sa solid supporters natin, solid viewers, solid subscribers. Maraming salamat. So hanggang dito na lang. At mega shoutout pala sa lahat po ng mga kumpanya na gumagawa dito sa ginagawang Davao Coastal Road. So yun, at bye-bye na.